Habang sila ay nagko-congratulate ng iba pang mga awardees, maraming salamat po sa ating minor sponsors. Gardenia, Penta Technological Products Incorporated, Chowking, Santa Cruz Branch, Jollibee Santa Cruz Branch, MSV Printing, Hong Kong Shanghai Bank Corporation or HSBC, Mang Inasal at McDonald's, pareho pong Santa Cruz Branch. We'd also like to thank Picnic, Hacienda Makalawan, Mercury, Q Fresh Fruit Shakes, E&M Canteen Pagsanghan at Metro Hair Salon, Los Baños. Maraming salamat din po sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, Pag-ibig, Walter Mart, Sunstar, Santa Cruz Branch, Zagu, Harmel, La Chesca, Greenwich, and Waffles and Cones, Goodwill, Santa Cruz. Pinapasalamatan din po natin ang Globe, Salon Pass, Pepsi, Speedo, La Vista Pansol, 88 Spa, The Coconut Palace Hotel, New Caliraya Resort Club, and LF Fireworks. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili at i-welcome po sa stage the Provincial Administrator to introduce our Governor. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Attorney Leonardo Ragaza Jr. Good evening, good evening, good evening! It is with great pride to introduce to you one of the day's most awarded, most admired, and most promising public servant leader and an emerging national trailblazer. He has set a historic milestone as one of the first governor of the province of Laguna to be conferred with the Presidential Lingkod Bayan Award, the highest award given to public servants given by President Benigno S. Aquino III and the Civil Service Commission. He was also hailed as one of the top 10 outstanding mayors of the Philippines in 2003 and 2006 by the Senate of the Philippines. Under his effective and responsive leadership, the province of Laguna has garnered numerous local and international accolades, the highest and most illustrious of which is the ISO certification 9001-2008 for quality management service, which serves as an evidence that the province of Laguna has met the highest world standards in governance. As a multi-awarded movie actor, action star, he was hailed as the best actor for his poignant portrayal and performance in the hit movie Manila Kingpin, The Asyong Sa Longest Story in 2011, Shoot to Kill, Boy Golden in 2013, and in El Presidente, The General Emilio Aguinaldo Story in 2012. He graduated elementary and high school in the school of our secretary, LaSalle Green Hills, and college in UP Diliman with a degree in advertising and visual communication. He is married to LMP Laguna Chapter President and Pagsanghan Mayor Gurley Maita Ejercito, with whom he was blessed with four kids, Eric, Jet, Jericho, and Julia. His passion in leading Laguna to host the grandest and most colorful Palarong Pambansa in history emanates from his love for various sports, including swimming, basketball, athletics, and others. Dear friends, let us all welcome the idol of the masses, the governor of the province of Laguna, Governor George E.R. Ejercito Estregan. Thank you very much. Please take your seats. Isa pong makasaysayan, makabuluhan,
masaya at matagumpay na gabi po sa ating lahat. Good evening, Philippines! Magandang gabi, Pilipinas! At dahil tayo blessed na blessed ngayong araw na ito, kanina'y napakainit ng sikat ng araw, tayo po ay blessed ng Diyos at ng mahal ng Birheng Guadalupe ng ulan. Ay preskong-presko ang ating pakiramdam. Palakpakan po natin si Lord. Ang hindi po malakpak, kukunin ni Lord. Ayaw niyo pa makuha ni Lord, ha? Praise God. God is good. All the time. Praise God. Hallelujah. God is good and great because God is the way, the truth, and the life. Kaya muli, lahat ng buhay na buhay, magpalakpakan. Salamat sa aking tagapagpakilala, ang ating butihing administrador ng dakilang lalawigan ng Laguna, ang abogado ng masa, Atty. Leonardo Jun Ragasa. Palakpakan po natin. At siyempre po, ang ating mga sikat na Masters of Ceremonies na tayo po ay sinamahan sa closing ceremony natin ng Parang Pambansa Laguna 2014. Ang ating mga kaibigan, Mr. Anthony Suntay and Jelly Victor. Palakpakan po natin. At siyempre po, ang pinakamahusay, pinakamagaling na lasalista sa buong Pilipinas at buong mundo, ang pinakamasipag na sa kanyang kamay, ang tagumpay ng DepEd, ang galing-galing, Brother Armin Luistro. At siyempre po, ang ating DepEd Assistant Secretary, Tonicito M. Umali. DepEd Assistant Secretary, dating Regional Director natin, Ma'am Lorna Dinyo. Ang ating Assistant Secretary for Technical Management, Francis Allen De La Cruz. Deputy Secretary General, Technical Management, Cesar Abacon. Ang ating mahusay at masipag at magaling na Regional Director ng DepEd, may hawak ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, comprising the Calabarzon Region 4A area, RD Diosdado San Antonio. At ang ating kabalikat sa Calabarzon, Assistant Regional Director Beth Torno. At ang ating napakasipag din na Schools Division Superintendent, Dr. Marites Ibanez. Sikat na sikat si ma'am sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas na yan, ma'am. Baka i-promote ka na ni Brother Armin sa ating outstanding palarong pambansa. At syempre, sa lahat-lahat po ng ating Schools Division Superintendent, palakpakan natin ang lahat ng mga Schools Division Superintendent na nandito po ngayon. At ganyan din, ang lahat ng ating mga District Supervisors, palakpakan natin. Ang lahat ng mga punong guro, mga principals at teachers, palakpakan po natin. At syempre, ang ating mga technical officials, coaches, trainers, lahat ng sportsmen, manlalaro, palakpakan po natin. At higit sa lahat, palakpakan natin ang 11,200 athletes from Region 1 to 17, 80 provinces. At gusto ko rin pong batiin ang ating mga board members na nandito po ngayong gabing ito kasama natin from the 1st District of the Province of Laguna. 2nd District, Board Member Johnny Unico. Board Member Nino Ibagnes. Board Member Prosing Uruga. At PCL President Jeffrey Palse.
At board member ng 3rd District, Angelica Jones Alarva. Wala na board member. At siyempre po, ang mga kaibigan natin sa media, ang ating media center, press people, palakpakan natin ang ating mga media press people, mga taga Channel 2, ABS-CBN, ang ating official network, palakpakan natin ABS-CBN, at ang PTV4, ang ating mga official media partners. Salamat din sa GMA7, Channel 5, 9, and 13, at ang Channel 23. Salamat sa lahat ng suporta po ninyo. At sa lahat ng mga bisita po na nanggaling sa Luzon, Visayas, Mindanao. Again, welcome to the province of Laguna. Kahit ito'y closing ceremony. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kailangan ko po banggitin, Sec, ang bawat regional director magtatampo, nag-request. Closing na naman natin. Babanggitin ko na lahat. From Region 1, Regional Director Teresita Velasco. Yan ang Ilocos Region. Region 2, Cagayan Valley, Attorney Sebastian Tayaban. Region 3, Central Luzon, Dr. Isabelita Borres. Siyempre, Region 4A, Southern Tagalog, Calabarzon, Dr. Diosdado San Antonio. Region 4B, Southern Tagalog, Mimaropa, Dr. Sino Sinforosa Ginares. Region 5, Bicol Region, Director Ramon Fiel Absede. Region 6, Western Visayas, Dr. Corazon Brown. Region 7, Central Visayas, Dr. Carmelita Dulangon. Region 8, Eastern Visayas, Dr. Luisa Yu. Region 9, Zamboanga Peninsula, Dr. Malcolm Garma. Region 10, Northern Mindanao, Director Ingrid Racoma. Region 11, Davao Region, Director Gloria Benigno. Region 12, Soksarjen, Dr. Alan Farnaso. Region 13, Caraga, Attorney Alberto Escobarte. Autonomous Region, Muslim Mindanao, ARMM, Attorney Hamar M. Kulayan. Cordillera Autonomous Region, CAR, Dr. Ellen Donato. At ang ating 9 years na champion, National Capital Region, Dr. Luz Almeda. So congratulations po sa mga nagwagi. Best in saludo in opening parade. Congratulations to Region 10. Palakpakan natin. Most disciplined delegation, Region 4B. Palakpakan natin. Cleanest, greenest, and eco-friendliest delegation, Region 4B. Pakyaw na. At ang most organized delegation, Region 10. Once again, congratulations to the National Capital Region, 9 years straight in a row. Pero sa totoo lang, Sec Armin. Sa totoo lang, pag pinagsama ang Region 4A at Region 4B, matatalo natin ang NCR. Amen? Walang ko kontra. Nasa Laguna kayo. Dapat, Sec, request, pagsama mo ulit ang Region 4A and B. Huwag mo nang paghiwalayin. Tanging kami lang ang hiwalay na region. Dapat pagsama ulit yung Calabarzon at Mimaropa para matalo namin ang NCR. Amen? So, ipupush natin yan next year. Para ma-break natin yung 9 years. Ah, 10 years. So, ang ating overall medal standing, napakaraming gold medal ang nakuha talaga ng NCR. At gayon din ang Region 4A, 2nd, at ang Western Visayas.
Region 6, third place. At fourth place, ang Region 7. Kaya palakpakan natin ang mga nagwagi. Mga champion. Mga kababayan kong Pilipino, sa loob po ng halos ng isang buwan, tayo po ay nagkasama-sama dito sa dakilang lalawigan ng Laguna, ang dakilang lalawigan ng ating pambansang bayani na sigat, Dr. Jose Rizal, upang magtagisan ng galing, gilas at lakas sa iba't ibang larangan ng sports o palakasan. Ngunit higit sa ating tagumpay na nakamit, ang ating pakikibahagi sa pinaka-engrande, pinaka-memorable, most unforgettable na parang pabansa sa kasaysayan ng Pilipinas, na nasabay sa mga bagong batas ng palaro na ginanap dito sa dakilang Laguna ay isang karangalan na ating dadalhin sa ating mga puso't isipan at diwa habang buhay. Truly, the palarong pambansa is Laguna of Laguna is one for the history books. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Sa halos 12,000 atleta mula sa 17 rehiyon, 80 probinsya na nagtagisan ang angking galing sa higit 35 paligsahan dito sa ika-57 palarong pambansa. Muling nagkampyon ang NCR, National Capital Region, na sinundan ng host region, ang Region 4 Ikal Barzon, habang pumangatlo naman ang Region 6 Western Visayas. At sa ating namang regular events, mayroon tayong 314 gold medalists, 310 manlalaro, 310 silver medalists, at 391 bronze medalists. Sa demonstration sports naman, 45 gold medalists, 48 silver medalists, at 68 bronze medalists. Sa ating namang special games, mayroon tayong 59 na gold medalists, 49 na silver medalists, at 50 bronze medalists. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok, sa kabila ng matitinding hamon na hinarap ng ating mga atleta, nagawa pa rin mangibabaw ang mga atletang Pilipino upang malampasan ang mga balakid sa kanilang tagumpay. Ang kanilang pagwawagi o pagiging kampyon ay bunga ang lahat ng pagsusumikap, pagsasakripisyo, hindi lamang ng kanilang sarili, kundi maging sa kanilang mga coach, mga kapamilya, mga kapuso, kapatid at mga taga-suporta. Kaya tulad ng kanilang pagkakapanalo, ang tagumpay ng ika-57 palarong pambansa ay bunga rin ng pagsusumikap, pagpupunyagi, disiplina ng libo-libong individual, mga grupo at mga organisasyon na nagbahagi ng kanilang moral, pinansyal, espiritual at material na suporta. Una sa lahat, ang ating dakilang lalawigan ng Laguna. Salamat sa ating mahal na Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at paggabay upang mapagtagumpayan ang mga hamon pagsubok at matugunan ang lahat ng mga pangangailangan, mga problema ng ating mga delegadong kalahok sa pinakamalaking pambansang paligsahang ito. Ang tagumpay ng palarong pambansa dito sa Laguna ay magsisilbing pagpupuri at pasalamat ng dakilang lalawigan ng Laguna sa poong may kapal para sa mga biyayang ating nakamit. At itong palarong pambansang ito ay pagbibigay pugay din sa ating dakilang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bilang isang manlalaro o atleta na mahusay sa fencing, arnistimano, siya ay pistolero, at gayon din sa boxing, judo at jiu-jitsu. Kaya muli palakpakan natin si Dr. Jose Rizal. Sa ating pinakamamahal na sekretary ng DepEd, Department of Education, Brother Armin Luistro, Assistant Secretary Tonisito Umali, at ang mga opisyal ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, at sa 17 regional directors na pumili sa aming dakilang lalawigang Laguna upang maging home province ng palarong pambansa ngayong taong ito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay ang DepEd!
Mabuhay ang Philippine Sports Commission, mabuhay ang Philippine Olympic Committee. Sa buong pamalang panlalawigan ng Laguna, sa ilalim ng aking mabuti at maayos na pamamahala o good governance program mula sa mga department heads sa pangunguna ng ating masipag na Provincial Administrator Attorney Leonardo Jun Ragasa at sa ating Provincial Technical Working Committee Chairman at Hepe ng El Ticato, Laguna Tourism, Culture and the Arts Trade Office, palakpakan natin Mike Delto Abarquez Jr. At salamat din po sa ating Provincial Sports and Games Development Office na si Gerald at Jerome Ejercito. At sa higit 3,000 kawani ng pamalang panlalawigan o kapitolyo ng Laguna na talagang nagsakripisyo, nagpuyat, nagtatrabaho, umaga, hapon, gabi hanggang madaling araw na kumilos ng todo-todo upang matiyak ang tagumpay ng ating palarong pambansa. Tinaas po natin sabay-sabay dahil sa ating pagkakaisa ang level of excellence para sa palarong pambansa. Sa pamunuan at mga opisyal ng DepEd Region 4A Calabarzon, sa pangunguna ng ating Regional Director at Co-Chairman ng Palarong Pambansa Executive Committee, Director Diosdado San Antonio, salamat po sa inyong mainit na pagsuporta at sa aktibong pakikiisa mula umpisa hanggang katapusan ng Palarong Pambansa. Palakpakan natin. At muli sa DepEd Laguna family, walang katapusang pasalamat sa ilalim ng pamumuno ng ating masigasig na pakasipag na Schools Division Superintendent Dr. Marites Ibanez. At sa lahat ng mga district supervisors, sa lahat ng mga principal, mga punong guro, mga teachers, salamat ng marami na sa tulong ninyo lahat upang tiyakin ang kaayusan ng ating mga programa, lalo tigit sa 37 billeting quarters, 27 for the athletes and 10 for the technical officials. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga board members, mga city mayors, municipal mayors, vice mayors, and mga congressman at mga councilors, barangay officials ng 24 towns and 6 component cities, City of San Pablo, City of Calamba, City of Santa Rosa, the City of Binyan, Cabuyao, and San Pedro. Salamat po sa inyong aktibong partisipasyon sa ating La Laguna Festival Trade Fair Booth Competition at La Laguna Festival Float Parade Competition. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa ating mga atleta mula pa noong unang araw ng kanilang pagdating. At sa lahat ng ating mga major sponsors sa Palarong Pambansa, salamat muli sa PLDT para sa ating broadband connections at online streaming. Salamat po sa PLDT. Palakpakan po natin. PLDT, MyDSL, Schumart, Smart Communications, San Miguel Corporation, Milo, Tupperware, at sa ating mga gold, silver, bronze, at minor sponsors, buong puso po na nagbigay ng kanilang mga produkto, serbisyo, at pinansyal na suporta. Maraming salamat din sa Gardenia at sa lahat pang mga sponsors na tumulong. At sa ating mga media partners muli, ABS-CBN, PTV4, walang katapusang pasalamat sa DZMM, DZRH, at DZBB, at sa lahat ng mga dyaryo, Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, sa Bulgar, sa Filipino Star ngayon, People's Journal, Abante Tonight, People's Journal Tonight. Salamat sa suporta na ipinakita po ninyo. At syempre sa Laguna Provincial Police Office, sa pamumuno ng ating Provincial Director ng Philippine National Police, salamat po, Colonel Romy Sapitula. Palakpakan po natin. At sa ating Philippine Air Force, Philippine Marines, Philippine Army, sa ating mga volunteer groups, sa Kilusan Contra Crimen, sa lahat po ng sumuporta para mapanatili ang katahimikang pangkomunidad, sa lahat ng 37 billeting quarters, 16 playing venues, at gayon din sa loob ng ating 19-hectare sports complex. Salamat din sa lahat ng ating 1,000 doctors at medical practitioners
na sumuporta sa ating healthcare program sa 8 provincial hospitals at 1 Laguna Medical Center. Palakpakan natin ating mga doktor. At sa ating ER Emergency Response 911 Team, salamat po. 24/7 ang ating mga ambulansya. Salamat sa Red Cross Philippines. Salamat sa malinis at clean potable water na binigay ng Laguna Water na joint venture ng provincial government at ng Manila Water. Salamat po sa malinis na tubig. Salamat sa lahat ng mga volunteers sa pangalaga ng kaligtasan, kapayapaan ng pagdaraos ng palarampang bansa dito sa Laguna Sports Complex. At syempre po sa LTMO, sa ating masisipag na Laguna Traffic Management Officers, sa pamunguna ng ating LTMO Traffic SAR na si Kalahi Notokotong Rabago, palakpakan po natin, na talagang 24 oras po ang pagtatrabaho para mapanatili ang maayos na traffic engineering at traffic management upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko mula Kalamba hanggang dito sa bayan ng Santa Cruz, ang capital ng Laguna. At siyempre sa Public Affairs Office, salamat po sa pangunguna ni Hener Bok Dimaranan. Salamat sa Public Affairs Office na matyagang sumasama sa akin na umikot sa 17 regions, 37 billeting quarters para mamahagi ng mga brand new Uratex cushion matrices at mga backpack na souvenir items sa ating mga athletes at technical officials. Salamat sa Public Affairs Office. At gayon din, salamat sa Governor's Office sa pamumuno ng ating Chief of Staff, Carlos Dolendo. Palakpakan po natin. At higit sa lahat, salamat po sa 1,200 technical officials magmula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, 80 lalawigan, 17 regions. Mga technical officials na nagtsatsaga, na nagbibigay daan upang matiyak natin na maging maayos at patas ang bawat laro at paligsahan. Palakpakan natin ng malakas sa mga technical officials! At syempre po sa lahat ng ating 12,000 atleta, sa 17 regions, 80 provinces na nagtagisa ng galing, tibay at lakas, sa inyong mga napiling larangan, pampalakasan, kayo po ang bida. Itong palarong pabansa, this is your time to shine. Kaya congratulations, kumapit po kayo sa inyong mga bituin at kayo ang mga mahusay na pinili ng inyong lalawigan at rehiyon. Kayo po ang mga sikat na bituin o star ng palarong pabansa Laguna 2014. At kayo po ang magiging future na Manny Pacquiao, Lydia De Vega, o kaya Elma Moros, o kaya Isidro Del Prado, na mga mahusay at magagaling na atleta nung panahon ni Michael Keon ng Gintong Alay. Sana po kayo ay maging world-class athletes at sana kayo makasali sa darating na Olympics o sa mga darating na Olympics pa every 4 years. Kaya gusto kong ulitin sa lahat ng mga athletes, 11,200 at 1,200 technical officials, lahat po ng mga kutsyon, Uratex mattresses na ginamit ninyo, yan po ay regalo sa inyo na pwede nyo nang iuwi sa inyo, inyong mga bahay at tahanan. Pati technical officials at mga backpacks din po para sa inyo. Kaya tahangad po ng inyong lingkod, Gobernador George E.R. Ejercito Estregan, na ibigay po ninyo ang higit pa ninyong mga kayanan upang makamit ninyo ang tagumpay na tagal na matagal na po ninyong pinapangarap at minimithi. Ngunit higit pa sa mga medalya, gold, silver at bronze, huwag nating pong iwaglit sa ating mga puso at isipan na ang tunay na diwa ng palarampang bansa ay itaguyod po ang palakasan bilang matibay na pundasyon ng pambansang kaunlaran. Kilalanin ang mga batang atletang Pilipino na siyang magiging bagong muka ng palakasan o sports at magiging susunod ng mga pinuno ng ating bansa. At higit sa lahat, purihin at pasalamatan natin ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng ating buhay at kagalingan sa palakasan na ating pinakikinabangan sa ngayon. Kaya muli, palakpakan natin si Lord. Mga manlalaro, mga atleta, sa hirap ng inyong training o pagsasanay at sa haba ng inyong nilakbay
mula Luzon, Visayas at Mindanao para kayo'y makarating dito sa Santa Cruz, Laguna. Sa pinakamataas na level ng ating kompetisyon, maituturing na ninyo ang inyong sarili bilang mga kampyon. Kayo po ay mga champion sa puntong ito. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. At syempre, masasabi natin na binigay na po ninyo ang lahat-lahat at nakipagtagisa na kayo hindi lamang para sa inyong sariling kapakanan, hindi lamang para sa inyong paaralan, at hindi lamang para sa inyong rehiyon o lalawigan, kundi kayo'y lumaban para sa inyong bansang pinagmamalaki at pinagmamalaki po namin kayong lahat. Kaya't baunin po ninyo sa inyong mga puso at isipan sa inyong pag-uwi ang magaganda at di malilimutang karanasan na nangyari sa inyo dito sa lalawigan ng Laguna. At sana anyayahan ninyo ang inyong mga kababayan at kalalawigan na bumalik dito sa Laguna, na dumayo at personal na tuklasin ang malinis, maayos, maganda, maunlad at progresibo at kaiba-ibang masayang lalawigan ng Laguna, ang puso ng bansang Pilipinas, ang resort capital, Detroit at Silicon Valley of the Philippines. Muli po, walang katapusang maraming salamat sa inyong lahat. Maligayang paglalakbay at hanggang sa muli ninyong pagbabalik dito sa makasaysayang maunlad at masayang Laguna, ang inyong official host para sa pinakamalaki, pinakamasaya, pinakamakulay, pinakamakabuluhan at pinakasikat na palarong pambansa dito sa bansang Pilipinas. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Laguna! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Hep hep! Hep hep! Hep hep! Ngayon mga kaibigan, isang malaking karangalan para sa inyong lingkod na ipakilala po sa inyo ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce to you our highly distinguished guest for today's closing ceremony. He started teaching as a religion teacher at De La Salle Lipa in 1983. He was made provincial of the De La Salle Brothers Philippine District on April 1997, a post he held until 2003. On August 26, 2000, he co-founded the De La Salle Catholic University of Manado, currently known as De La Salle University in Indonesia, with Joseph Suwatan, Roman Catholic Bishop of Manado. On April 2004, our guest of honor succeeded Andrew Gonzalez as the president of De La Salle University System. Panahon ko ito eh. Consequently, making him the president of 8 De La Salle institutions. He worked into establishing De La Salle Philippines, DLSP, which replaced the system. The DLSP National Mission Council appointed our guest of honor, DLSP President and Chief Executive Officer on November 29, 2005. Sa totoo lang mga kababayan, kung meron ng Lasal nung panahon ni Jose Rizal, siguradong sa Lasal nag-aral si Jose Rizal. Hindi sa Ateneo de Manila. Animo Lasal, beat Ateneo. In 1981, our guest of honor entered into a program in Ateneo. He entered the program in Ateneo de Manila University and was awarded a certificate in Formation Institute for Religious Educators in 1985. He enrolled in a graduate program in DLSU in 1991 and was conferred a Master of Arts degree in Religious Education in 1993. He also graduated with a Master's degree in Religious Education and Values Formation at the same university in 2003. And our guest of honor was conferred a doctorate degree in Educational Management on May 2005. He was made Doctor of
Humane Letters Honorary Causa by LaSalle University in Philadelphia, Pennsylvania, United States on May 9, 2004. He was appointed as the Secretary of Education of the Philippines since June 30, 2010, becoming the second De La Salle brother to hold the post of Secretary of Education. He is a major proponent of the K+12 basic education program in the Philippines. He was born on December 24, 1961, a Capricornian, to Jose de Mayuga Luistro and Magdalena Aranda Altamirano Luistro from Lipa, Batangas, Philippines. He attended first grade at Our Lady of the Rosary Academy in Lipa, grades 2 to 5 at Canosa Academy, also in Lipa, and graduated elementary and high school at De La Salle, Lipa. He pursued his undergraduate studies at De La Salle University in Manila under a scholarship program and was conferred Bachelor of Arts in Philosophy and Letters on March 1981. Ladies and gentlemen, let us please rise and give a big round of applause to our Honorable Secretary of the Department of Education, the one and only Brother Armin Altamirano Luistro! Maraming salamat po, Gov. Pwede po tayong muling maupo. Maiksi lang po ito. Patapos na po ang Palarong Pambansa 2014. Tinatanong ko sa sarili ko, ano pa ang kulang bago tayo magtapos? Ano pa ang kulang sa ating mga ginawa ng mga preparasyon para sa Palarong Pambansa 2014? Meron bang Palarong Pambansa na kayo ay winelcome na binigyan ng isang roasted calf o lechong baka? Kulang pa ba yun? Meron bang Palarong Pambansa na kayo ay binigyan ng mga mattresses na pwede ninyong gamitin at iuwi sa inyong mga probinsya? Meron bang Palarong Pambansa na ang mga eskwelahan na inyong tinuluyan ay talagang pinaghandaan, nilinis at pinangalagaan? Mayroon bang Palarong Pambansa na merong isang bagong sculpture ng bagong imahen ng ating national hero na inyong nakita, walang iba kundi dito sa lalawigan ng Laguna? Napakasarap ng pangangalaga na ating natanggap mula sa lahat ng mga Laguneño, mula sa lahat ng mga LGU, mga sports officials, mga principals, superintendents, lalong-lalo na kay Superintendent Marites Ibanez, mula sa ating Regional Director ng Region 4, Dad San Antonio, Assistant Regional Director Beth Torno, sa lahat ng mga kapulisan, media partners, at lahat ng mga tumulong para gawin ang Palarong Pambansa 2014 isang napakahabang kwento ng pangangalaga ng probinsya ng Laguna. Maraming salamat mula sa bayang Pilipinas at mula sa mga atletang Pilipino sa lalawigan ng Laguna na pinangungunahan ng ating minamahal na Governor E.R. Ejercito Estrada Estrigan. Kasama na rin yung Estrada dahil siya rin ang nagdala ng ating minamahal na Pangulo Erap Estrada sa ating opening rites. Ang alam kong talagang punong abala na sina Carlos Dolendo, Chief of Staff, at si Attorney June Ragaza, maraming salamat. Mula po sa bayang Pilipinas, pakisama na rin po sa lahat ng mga mayors, lalong-lalo na po kay Mayor Maita na siya rin pong pangulo ng mga mayora at mayors ng Laguna.
maraming salamat po sa inyong lahat. Andito po siya. Hindi po makakalimutan ng atletang Pilipino ang inyong pangangalaga sa aming lahat. At alam po natin na simula po nung unang araw na tayo nangangamba na magiging napakainit hanggang sa kahuli-huli ang araw na tayo po ay natakot baka naman bumuhos ang napakalakas na ulan, tayo po ay pinagpala ng Poong Maykapal, lalong-lalo na po sa pangangalaga ng ating mahal na Birheng Maria ng Guadalupe, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pangangalaga, ako po ay natutuwa na banggitin sa inyo na ang palarong pambansang ito ay kakaiba. Governor at mga kasama po natin sa Laguna, sa akin pong pagkakabalita, wala pong mga nagtaas ng boses at nakipaglaban o kaya'y nagprotesta noong mga araw ng palarong pambansa. Lahat po dahil inyong inilagaan ay hindi po nakipag-away. Wala pong away ang palarong pambansa dito po sa Laguna. Wala rin pong mga major accidents, wala rin pong mga kinatatakutan tayong mga na dengue o kaya ay nahimatay at dinala at nagtagal sa ospital. Ang akin na lamang pong huling panalangin ay sa kanilang pagbalik sa kanilang mga iba't ibang probinsya, patuloy po ang pangangalaga ng Poong Maykapal. Kakaiba po ang ating pong natanggap na pangangalaga mula sa probinsya ng Laguna, walang hanggang pasasalamat mula po sa aming lahat. Ang ating pong pasasalamat ay kasama ng ating mga kasama dito po sa DepEd, mga kabalikat po natin. Ang talaga pong punong abala ay si Asek Tonisito Umali. Maraming salamat. At ang kanya pong mga partners in crime, si Francis de la Cruz at saka si Cesar Abalon. At lahat po ng 1,020 technical officials, coaches, mga trainers at lahat po ng mga kasama ng ating mga atleta. Alam po ninyo, ang lahat ng ating mga pinarangalan, simula noong unang araw, kalimitan ay yung mga atleta. At sapat po naman at dapat na sila yung ating parangalan. Pero wala po tayong mga ginintuang mga plake o kaya ay mga mananalo kung wala yung mga heroes behind the heroes. Sa gabing ito, nais ko pong pasalamatan dahil hindi po namin mababayaran ng kahit ano paman ang inyong pagmamalasakit sa bawat atleta na pumunta sa palarong pambansa. Isang mataimtim na pasasalamat sa lahat ng mga technical officials, coaches, trainers. Sila po yung ngayon ay maiitim, sila po ay medyo kulang sa tulog, sila po yung matagal nang naghihintay at sumusuporta, hindi lamang doon sa mga nanalo, lalo't higit doon sa mga kailangan ng suporta kapag sila ay wala sa entablado. Sa inyo pong lahat, hindi namin masusuklian ang inyong binigay na sakripisyo, hindi po namin ito mababayaran, ngunit hinding-hindi po namin kayo makakalimutan. Maraming salamat po. Sa likod din po ng entablado ay marami tayong mga nagtrabaho ng tahimik. Hindi po mababanggit ang kanilang pangalan dahil sila ay tahimik na nagbigay ng kanilang sarili, nagluto, nag-traffic, nagbukas ng mga ilaw, nanggalaga at naggawa ng lahat ng kanilang maibigay kahit hindi nakalista ang kanilang pangalan. Sila po ang nandoon sa likod ng bawat kapanalunan na ating matatanggap. Sa gabing ito po ng ating pagtatapos, isa po muling taimtim na pasasalamat
sa mga nagtatrabaho sa likod ng mga ilaw at lahat ng sumusuporta sa atin. To all our cooks, security guards, traffic officers, drivers, medical team, kasama na po ang lahat ng mga meron. Maraming maraming salamat po. Ang palarong pambansa ang siya pong pinakamalaking pagtitipon ng mga atletang Pilipino. At ako po'y tuwan-tuwa dahil ito pong pangalaga ng probinsya ng Laguna ay ipinakita sa atin ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay unat sa lahat, higit sa lahat, ay isang atleta pa rin. Sa atin pong mga programa na pambansa, ang sports po, kalimitan ay naiisang tabi. At kalimitan po, ito po hindi nabibigyan ng pansin o kaya ay ng karapatang budget. Natutuwa po ako at sana, bago po kayo umalis, huwag ninyong kalilimutan na magpa-picture doon po sa harap, selfie ni Jose Rizal. Pero hindi po yan kamukha ni Jose Rizal sa Rizal Park. Kakaiba po yan, one in the world. Siya po ay Jose Rizal, the athlete. At sana, habang inyo pong pinapanood ang tikas at tindig ng ating pambansang bayani, inyo pong maaalaala na kayo rin bilang isang atleta ay maaaring magkaroon ng isang bantayog kasing laki ni Jose Rizal. Hindi nyo kailangang gampanan ang iba pang mga mahirap gampanan. Kailangan lamang ninyong maging isang tapat na atleta. Sapagkat ang pagiging isang tapat na atleta ay isa ring tapat na pagiging bayani na Pilipino sa ating bayan. Hindi lingid sa ating kaalaman na si Rizal ay hindi lamang dalubhasa, siya rin ay mahusay sa fencing, judo at sa iba pang mga sports events na binanggit ni GovER. Katulad ni Jose Rizal, alam ko na lahat kayong mga atleta na nakarating sa Laguna sa Palarong Pambansa 2014 ay may napakahabang pinagdaanan. Kung wala kayong dadaling pauwi na isang medalya o kaya isang special award, huwag niyong iisipin na wala kayong dadalhin pauwi, na kayo ay taluna na at wala na kayong ibang maaalaala. Ang inyong pagdating dito sa Laguna at pagsali sa Palarong Pambansa ay isa ng special proof na kayo ay nagwagi sa napakahaba at masalimuot na journey towards being a national hero. Ang inyo pong dedikasyon ay isang patunay na ang atletang Pilipino ay may kontribusyon para sa bayan natin. Kaya bago po tayo magwakas, nais ko pong banggitin ang iba pang mga pangalan na hindi ninyo narinig. Mga pangalan ng mga atleta na sa aking puso ay bayani ng ating bayan. Unang-una po, akin pong maaalala magpakailanman. Kilala niyo po ba si Marco Tinamisan na kumakatawan sa Calabarzon? Baka nabasa po niyo o napanood ang kanyang video. Ipinanak po siya, walang paa, iisa ang braso. Patuloy pong siyang lumaban sa buhay. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang pamilya. Isa siya na patunay na ang pusong Pinoy ay hindi matitinag. Maraming salamat, Marco Tinamisan. Hinding-hindi ko po makakalimutan si Jolan Camacho. Napanood niyo po ba siya? Nabasa niyo pa si Jolan? Hirap makakita. Pero ang kanyang dedikasyon sa pagiging isang athlete ay kakaiba. Kahit po siya ay hindi tunay na nakakakita,
siya po ay sumali sa ating sports events. Siya po ay tumakbo. At patuloy po siyang nagsisikap para sa kanyang paglalaro at para sa palakasan. Nabasa ko po, noong po siya may matanggap na isang incentive, tinanong siya si Jolan, anong gagawin niya sa kanyang napanalunan? Ang sabi ni Jolan, ibibili ko po ng bigas para sa aking pamilya. At noon po siya'y makatanggap ng isa pang incentive na pera, sinabi po ni Jolan, ang susunod daw niya pong paglalaanan ng kanyang natanggap na pera ay para sa kanyang nanay na may sakit na cancer at ibibili niya ng gamot. Jolan, paano kita makakalimutan? Ikaw ay isang bayani sa aking puso. Makakalimutan ko ba si Jelmer Dolor at si Manuel Ramos? Parehong galing sa Mimaropa. Parehas may espesyal na pangangailangan. Napatunayan nila na kaya nilang ipagpatuloy ang kanilang pangarap sa buhay para kanilang makinatawanan ang kanilang rehiyon, ang Mimaropa. Ito ang kanilang kauna-unahang paglahok sa palarong pambansa. At sila ay nagbigay ng tiwala sa kanilang sarili para sa kanilang mga susunod na paligsahan. Hindi ko rin po makakalimutan si Jonamay Lomboy ng Cavraa. Bagaman hirap siyang hawakan ang stick ng arnis dahil kulang ang kanyang daliri sa kamay, ang kanyang kagustuhan na matulungan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paglalaro ng arnis ay ang nagtulak sa kanya para ibigay ang baong puso sa laban. Panghuli, hinding-hindi ko rin po makakalimutan si Joan Elegon Guna ng ARMM na nangarap na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsali sa palarong pambansa. Sinabi po niya na pinangarap niya na after graduation ng high school ay magkaroon ng scholarship sa kolehiyo. At ang kanyang tanging naalaala na paraan para makatanggap ng isang scholarship ay sumali sa palarong pambansa. Alam po ninyo, si Joanne ay hindi nanalo ng kahit anong medalya sa palarong pambansa. Pero nung in-interview po siya, sinabi niya hindi daw siya po nanalo, pero hindi pa rin siya susuko. Joanne, naghihintay ang bayang Pilipino, maghahanap tayo ng scholarship para sa iyo. Paano ko po makakalimutan ang palarong pambansa 2014? Nasalanta ng Yolanda ang apat na rehiyon, 4B, 6, 7, and 8. Pinangamba ko po na baka apat, tatlo, o isang rehiyon ang hindi makakapagpadala ng palarong pambansa delegates. Ang laking tuwa ko po nang malaman ko na ang apat na nasalanta na rehiyon ng Yolanda ay naririto. At ang pinakamalalim na sugat na iniwan ng Yolanda sa Region 8, ay naririto in full force, 569 delegates, the real survivors of Yolanda, our real champions, a special award in my heart for Region 8, Regional Director Lilith Yu, and the 569 full delegates from the region, survivors of Yolanda. Palakpakan po natin silang lahat. Kung hindi pa sapat ang Yolanda, ano kayang gagawin ng mga nayanig naman ng earthquake sa Bohol? Meron bang pumunta ritong taga Bohol? Opo, naririto kahit mga
nayanig ng earthquake sa Bohol, sinalanta ng Yolanda, pagpapakita ng pusong Pinoy, hindi susuko ever again. Maraming salamat po sa mga delegation na nanggaling sa Bohol. Ang Zamboanga, paano ko po kayo makakalimutan na salanta ng gera na ginawa ng tao. Kinatakutan ko at nag-alang-alang ako baka hindi makapagpadala ang Zamboanga. Ngunit ang Zamboanga rin po ay naririto. Maraming maraming salamat po sa Zamboanga at sa inyong delegasyon. Yung pong hindi na nanalo sa palarong pambansa ever. Palaging kulelat. Kayo po ba iuuwi ng mga talunan? Alam po ninyo, gawin po ninyong inspirasyon ang Cordillera Autonomous Region. Alam po ninyo, nung nakalipas na palaro, sila ay 10th place. Alam po ba ninyo na umakyat po sila ngayon sa entablado, sila po ang most improved from 10th place to 5th place. Wala pong talunan sa palarong pambansa. Ang talo po ay yung uuwi na walang pag-asa. Sa aking pumpuso, ito po ang ating pinatunayan dito sa Laguna. Kakaibang palarong pambansa. Wala pong talong atleta. Wala kayong natanggap na medalya. Tandaan ninyo, mahaba pa ang ating lakbayin. Ang natatalo lamang sa palarong pambansa ay yung nawawalan ng pag-asa. Kahit sino, kung kayo ay naririto sa palarong pambansa 2014, meron kayong iuwi na pag-asa at medalya sa inyong puso. Sa inyong lahat, ang aking taimtim na pasasalamat. At kung mawawalan kayo ng pag-asa, sinasabi ko sa inyo ang inyong assignment, magpa-picture kayo, selfie sa harap ni Jose Rizal. Isang paalala na walang Pilipinong sumusuko, walang atletang nawawalan ng pag-asa. At ang kahuli-hulihan nating assignment naman para kay Governor ER at sa kanyang team, bago po tayo magwakas, siguraduhin na ang kanilang inumpisahan dito sa Laguna ay hindi magwawakas sa palarong pambansa. At umpisahan bukas na bukas ang isang sustainable sports development program para sa probinsya ng Laguna para matutuhanan ang kanilang sinasabi kanina, lalabanan nila ang NCR next year. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa Palarong Pambansa 2015. Maraming maraming salamat po, Brother Armin. And of course, to Governor ER Ejercito kanina, maraming maraming salamat po. Okay, since ito ay ang 57th closing ceremony ng Palarong Pambansa, ngayon, meron na po tayong extinguishing of, this is the moment to witness, the extinguishing of the Palarong Pambansa flame. And to facilitate this ceremony, palakpakan po natin si Jericho Ejercito, ang pangatlong anak ni na Governor ER and Mayor Maita. He is also the team captain of the DLSU or De La Salle Taft track and field team. Kasama na rin po natin ngayon si Mayor Gurley Maita Ejercito. He's already right there. Ayan na po si Jericho is down on in front of the stage. At mamaya-maya lang po eh, umpisa na po niya yung pag-extinguish ng flame. Gusto lang po namin iparating sa lahat ng mga nandito ngayon na bukas na po lahat ng gates. Ang ating event po ay hindi lamang para sa ating mga atleta, pero bukas na po para sa lahat
ng mga kasama natin dito, lalong-lalo na ang mga residents ng Laguna. So pwede na po kayong lumapit sa lahat ng mga nanonood, lahat po ng nais manood ng ating programa, pwede na po kayong lumapit dahil bukas na po ang ating mga gates. Hindi na po ito exclusive para lamang sa ating mga atleta. Pagkatapos po niyan, iniimbitahan na po natin si Jericho Ejercito na lumapit po sa ating flame for the extinguishing of the Palarong Pambansa flame. Ayan, nakikita natin, he's on his way there. This of course, sort of like a rite of passage dito po sa ating Palarong Pambansa. Patapos na po ang ating Palarong Pambansa dito sa Laguna. It's been a great week. So to officially close off what they have gone through since May 4 all the way until today, we will officially extinguish the flame. At yun po ay symbolism din, natapos na ang 57th Palarong Pambansa. At sisimulan na po natin ang entertainment dito po sa Laguna Sports Complex. Iyon ang pinaka-importante. Once again, inibitahan po namin kayo, huwag po kayong aalis, huwag po kayong uuwi. Dahil marami pa po kami hinihanda para sa inyo sa gabing ito. At ito na po, Jericho is making his way. And he's about ready to extinguish our flame. And as you can see, he is currently being escorted by all of our athletes, or several of our athletes na gusto ring maka-witness ng symbolism na ito, ang napaka-importanteng symbolism. Siyempre para sa karamihan dito, knowing fully well kung ano yung pinagdaanan nilang training para makarating dito sa New Laguna Sports Complex, ito ay napaka-importante para sa kanila. Well, katulad nga na binanggit mo, Jelly, this is also a very memorable occasion para sa lahat ng mga atleta kasi dito talaga makikita yung kanilang katapusan, yung kanilang pinaghandaan for the entire year dun sa kanilang eskwela, to be able to represent their schools, to be able to represent their regions, at nandito sila ngayon at ngayon magtatapos na yung kanilang kampanya. But as we already know, hindi nagtatapos doon ang kanilang journey for their athletic life because alam nila na magsisimula na naman sila mag-train para sa susunod na palarong pambansa. Of course, that is for those in the elementary. Pag nakapag-graduate sila, pwede pa naman sila doon sa ating secondary division. Pero syempre, pag nasa fourth year high school ka na, o nasa grade 12 ang tinatawag natin ngayon, they will be moving on now to the collegiate level. Alright, and right now, Anthony, kailangan natin bigyan ng signal. Jericho Ejercito, please extinguish the flame to symbolize the end of the 2014 Palarong Pambansa and the search for the new city to host the 58th Palarong Pambansa.
kasama natin dito sa New Laguna Sports Complex. Iniimbitahan po natin lahat ng mga residents ng Laguna at lahat ng mga pumunta dito para ma-witness ang 57th Palarong Pambansa. Bukas na po ang ating mga gates para sa lahat. So lumapit na po kayo sa ating oval, lumapit na po kayo sa ating stage. Kasunod na po nito ay ang ating entertainment na inihanda po para sa inyong lahat. Dahil tapos na po ang ating 57th Palarong Pambansa. Okay, ladies and gentlemen, ngayon naman po, we will now have the lowering of the flags, our delegation banners, the Palarong Pambansa banner, and the Philippine flag. Ladies and gentlemen, the lowering of the flags, our delegation banners, Palarong Pambansa banner, and the Philippine flag symbolizes the end of the 2014 Palarong Pambansa. At ngayon na po, mag-umpisa na po ang ating search for the city to host next year's edition, ang 50th edition ng Palarong Pambansa. Bukod yung Palarong Pambansa ay ayaw pang matapos dahil ayaw para mamatay ng ating flame. Ginawa nila lahat ng pwedeng mangyari pero hindi pa rin daw mamatay. Alam mo, feeling ayaw ko, nila Anthony, umalis ng Laguna. Symbolism yan ng passion, dedication, discipline at energy ng ating mga atleta na kahit ano pa ang pagdaanan ng region, gaya nga ng sinabi ni Brother Armin kanina, tumaan man ang bagyo, ang earthquake, kahit ano pa ang pagdaanan ng ating mga athletes, andyan pa rin strong ang discipline, ang passion, and athleticism sa bawat atleta, pareho ng ating flame. The flame that refuses to be extinguished. Katulad ng flame sa puso ng mga Pinoy. Nakikita po natin the flags are...